Naaalala mo pa ba ang kantang, Anak ng Pasig, na kinanta ng sikat dati na grupo na Smoky Mountain? Ang ganda ng mensahe ng kanta. At isa itong eye-opener para maiwasan ang kalat at basurang itinatapon ng mga tao sa kapaligiran. Ang tema ng kanta ay tungkol sa kalagayan ng Pasig River. Ang ilog na ito ay sikat na simula noong napakahabang panahon na sa Pilipinas. Ito ay nagdudugtong sa Laguna de Bay at Manila Bay. Ang haba ng ilog na ito ay 25.2 kilometers. At ang lawak o basin nito ay 4,678 square kilometers. Ang naturang ilog ay napaka-importante dahil simula noon pa ay nagbibigay na ito ng pagkain, pangkabuhayan at transportasyon sa mamamayan. At noong unang panahon, isa ito sa pangunahing waterways o paraan ng transportasyon sa Metro Manila. At napapadali ang kalakalan sa pamamagitan ng transportasyon dito. Sa mga nakalipas na panahon, unti-unting nagbago ang itsura ng ilog. Napabayan ito ng mahabang taon noon. At ang dating napakaganda nitong tanawin ay unti-unting naglaho. Kaya naman, sa panahon natin ngayon, kabilang na ang ilang mga nakalipas na taon, napagdesisyonan na ng mga kinauukulan na sagipin ang Pasig River. Napakarami ang naniniwala na napakalaki pa rin ang maitutulong ng naturang ilog sa mga tao. Sinimulan ang maraming program upang linisin ang Pasig River. At hindi naman sila nabigo dahil unti-unti na ring nagliliwanag at gumaganda ang iniingatang ilog. Sa kabilang banda, isa rin sa pinagtutuunan ng pansin ng kinauukulan ay ang lutesin ang lumalalang sitwasyon ng trapiko sa Pilipinas. Marami silang programa sa taong 2023. Sa katunayan, inaanyayahan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mamamayan, partikular sa mga malapit sa Pasig River na gamitin ang Pasig River Ferry System. Isa itong pagkakataon na magbibigay sa mamamayan ng libreng pagsakay sa mga ferry na gumagalugad sa kahabaan ng Pasig River. Ang libreng sakay ay patuloy pa rin ngayon. Libreng makakasakay ang nais tumangkilik dito at magpapatuloy ang libreng serbisyo hanggang December 31, 2023. Sinasabing unang umarangkada ang libreng sakay sa Pasig Ferry noong kainitan ng pandemya. At simula nga noon ay ipinagpatuloy na nila ang kanilang magandang simulain na magpasakay sa mga commuters ng libre. Napakagandang proyekto nito dahil bukod sa maraming tao ang matutulungan, epektibong lunas din ito sa lumalalang sitwasyon ng trapiko sa mga highways at daan, partikular sa Maynila. Sa pamamagitan ng Pasig Ferry Boats, makakarating kang maginhawa sa mga lugar tulad ng Escolta, Lawton, Quinta Market, Polytechnic University of the Philippines o PUP, Santa Ana, Lambingan sa Maynila, Valenzuela, Guadalupe Makati, Pinagbuhatan Pasig City, Joaquin, Kalawaan at Hulo Mandaluyong City. May kakayahan daw ang mga ferry na ito na maglulan ng maraming tao at ang biyahe ay tatakbo lamang sa pagitan ng 45 minuto hanggang isang oras. May 9 na ferry boats na pwedeng magsakay sa iyo araw-araw. At ang 6 dito ay kayang magsakay ng hanggang 50 katao. Samantala ang natitirang 3 boats ay magsasakay ng 36 na katao. Base sa estimate ng nagpapatakbo ng proyekto, sa isang araw, aabot ng 1,000 na pasahero ang mabibigyan ng serbisyo na libre. Napakalaking tulong at ginhawa talaga sa nakararami lalo na sa panahon ngayon. Ang isang taon na libre ay malaking tulong na. At sa pagsapit ng year 2024, magkakaroon na ng bayad ang pagsakay sa ferry boats. Subalit, magbibigay pa rin daw ng discount sa mga pasahero. Ito ay ayon sa MMDA. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video nito, please don't forget to click like and subscribe to this channel for more updates. See you again!